Kapag pinili ba yung Chang'o dito, sino tingin mo papalit? Pag naban. Oo, pag naban. Ranger! Ay, nako! Oh, Chang'o! Chang'o na to. Chang'o na to. Chang... Ah, Chang'o Brody. Zaman Force! Apat pa rin ang buhay. Ang unat na lang. Pakunata na lang to. Ang unat na lang. Ang eruption. Magagod na sila. Sa kabong. Ang unat. What a stun! What a stun! What a stun! Corrosive strike! Buhay pa si Leia B. Leia buhay! But an outlay mo na kay Leia B. Hindi magtatagumpay! Number one, Split Type Roger. At dahil dyan, huwag na natin patagalin dahil gusto nang bumawi kagad ni Eruption. Let's go to game number two. Palag-palag. Palag-palag talaga. Eruption and Company, sila naman ang blue side. I wanna say, yung Eruption ay nandun na talaga sila sa momentum pocket na eh. Galit na eh. Galit na eh. Kaya galit na eh. Pupokus na eh. Pupokus na. May goal na ganun eh. Pero napigilan sila ng isang... Matindi rin yung pokus. Sabi din ni Hypebeats, eto yung goal ko. Goal ko. Pokus. Yun lang eh, pinokus siya, iniwan niya lahat eh. Iwan eh. Iwan na iwan talaga. Iwan. Ngayon, si Eruption, masasabi ko lang, kailangan muna nila mag-training. Kailangan muna nilang bumalik sa drawing board. Ay, oh. At kailangan muna nila maging cool. Ay, tama. Kailangan muna nilang mag-keep it cool. Tama ba? We just have to sabihin natin na keep a cool head. Mm-hmm. Lahat, sa lahat ng moments. And I would say na yun yung mentality ng Team Hypebeats noong time na yun. Siguro, syempre, ta-hype sila, pero relax pa rin. Ito yung plano natin, guluhin nyo dyan. Ako bahala, sabi ni Hypebeats. Ipupush ko to, guluhin nyo dyan. Ito na yung way natin para manalo. Tapusin na natin to. And it worked. It worked talaga. Okay. Benedetta Ling for Team Eruption. Meanwhile, Johed, Zelena. Pag-usapan natin to Wolf. Pinag-usapan natin yung early game. Can you describe to me na ito na ba yung meta ngayon? You need to get the lanings. You need to you need to shut down lanes. Yes. Para manalo kayo. Yun ba yun? Oo. Ang laking factor kasi na nakakuha ka nung additional na lane setup, kumbaga na lalamang doon sa laning. Gulat ako dito ah. Pakita, ayaw talaga nilang pagamitin si MB ng ibang hero. Oo. Pakito ni MB. Meanwhile, wala pa rin Chang'o na binaban. Sinabi rin natin yun kanina. Ay, oo. Na pwedeng gamitin ulit ni Leia B. At yung Kagura pa rin. Grabe, no? Pinili. If it works, it works talaga. Yep. Ang sabi dito ng Team Hypebeats, kung hindi sira, ba't mo ayusin? Tama ba? Tama. Huwag mong ayusin ang hindi sira. Speaking of, sabi ni Jungkook, sige, pinakita ko naman kanina eh. Okay naman eh. Last ko naman kanina last naman niya. Oo. Oh. Sila yung gumawa ng Rojo. I like it. I like the steal. Danakaw eh. Na meron ang side ng Team Hypebeats. This time, even though open ang X-Board, mas may option sila to roam around with this Roger. I wonder kung ano ang pipiliin. Pero Chang'e yung maganda pa rin, tingin ko. Although... Naban? Na-pick. Kasi may ano na sila eh, Kagura. Eh, so, Chang'o side lane naman yung ginagawa nila. Palitan naman din sila eh. Oh. Or well, Eudora siguro? Alaman natin. Kufra! Okay. Set up! Anti dash. Pang-counter sa Gushion. Yes. Pwede. AOE. I like it. Ang ganda ngayon ng AOE damage ng side ng Team Hypebeats. Any specific bans dito, Kuya Wolf, sa dalawang teams na nakikita natin? Pinag-iisipan ni MB ng todo yung ban niya. Oh. Okay, Eve. Tingin ko Chang eh. Kasi, Chang talaga. Ano eh, sobrang komportable na ni Leia B. Nag-ano na nga siya eh. Nag-one direction na One direction na nga eh. Kailangan nilang baguhin eh. But kidding aside, iba eh. Parang ipuwersa mo na iba yung laro eh ng isang player. Kapag pinili ba yung Chang'o dito, sino tingin mo papalit? Pag naban. Pag naban. Ranger! Ay, nako! Oh, Chang'o! Chang'o na to. Chang'o na to. Chang'o Brody. Chang'o Brody. Pwede pa sila mag-Brody Eudora. Ah, pwede. Eudora, ano? The Volta Connection. The Volta Connection. Lightning in the Thunder. Oh, Lightning in the Thunder. yun eh. Ano ngayon ang pili ng side ng team? Ah, nakakawi sila. I like it. Yeah, yan that's tamang, a better tamang play. Tamang play. Nakaw. Nakaw Jutsu. Nakaw Jutsu. Esme. Tapos side lane Chang'o. Oh. Chang'o na Aeron.
Yun! Kaso nung Changay support. Anong hero ni ano do? Ni Leia B. Meron pa Lunox. Alice. Ah, oh, aba. Oh. Okay. So pakito si Leia B. Hindi, hindi pa. Practice lang. Okay. Or Gags. Pwede rin Gags. Tingko Gags si Madam... Ay, ewan eh. Pwede nun Harit eh. Harit ng tignan natin, tignan lang natin kung ano mga yung resulta. Malay mo, Brody pa si... Harit talaga. Brody ni Hypebeats yan, Dong. Carry si Hypebeats eh. Oo. Oh. Malupit si Hypebeats magano eh. Pakito talaga, oh, di ba? Sapak-sapak ka lang eh. Talaga? Oo. Ayos to. Parang lagi kasing Changi yung gamit ni... Leia B. Oo, ni Madam Leia B. Pero dito, si Fit Gamer na magano, ha, Matilda. Mas may capability ng gumalaw ang Matilda kaysa sa... Rafa. So, what do you think? Yun, nagbalik nga ang... Oh, to sabi ko sa'yo eh, Leia B. Brody. Ayaw nga. Leia Brody kasi yan. Ay, kaya yan. Yun pala ibig sabihin. Nambito si Hypebeats. Tank! Ay, hindi. Ano Harit sa... Jungle. Harit Jungle. Kakaiba yung galawan ng ano, ha? Mm. Ng team ng Hypebeats na playing mind games with Team Eruption on their draft right now. Wolf, tingin mo ba anong magiging storya? Same ba na early game aggression, early game leading stage? Parang... Or pwedeng mag-late game? Pwedeng mag-late game. Kasi parehas silang pang-early eh. Parehas pang umaga. So, di ba, usually, pag parehas na pang-umaga, gagabihin. Kasi parang lahat kayo, parehas kayong gustong matapos. At alam natin, pag parehas kayong gustong matapos sa ganitong isang bagay, ginagabi kayo Ginagabi kayo. Yun nga eh. Kasi mas ino-overthink. Na kailangan, oo. Matapos. Pero, well, tignan natin. Kasi ako, kung iisipin, parang lately, Chang'o wins games ako eh. So baka mag-game 3 tayo with of course Aaron na alam mo pinakitaan tayo ni Aaron kanina ng mga malupit na galawan. Ang ganda. Yung kanyang ano, Gushion. Ang tanong kailan kaya babalik yung Gushion sa ano, no, jungle? Okay. Kaso ngayon parang yung combo niya kasi kasama na yung execute eh. Ay oo. Oh. Kasi ang tawag dyan, pag may execute ka sa Gushion, execution. Tama. Oo. Di ba nagaganyan ka dagi? Oo. Ba't di mo na ginagamit ngayon? Ginagamit ko pa rin, di mo lang napapanood. Sabagay. Pero here we go! 2-on-2, tama ka, no? Wolf, ito na bagong uso. Double XP lane. Double XP. Galing, no? Parang double XP card. Oo, ang galing, no? So, ibig sabihin niyan, parehas magle-level 2. Oo. Oh. Tapos makaka-rotate na tama. Basically, iba lang yung magla-last hit palagi. Yung tunay na XP lane. Oo, tunay XP lane dun sa cards. Oo. Pero ganun din eh, kasi mag-aati lang kayo sa XP. Pag may last hit kasi, may extra ka na 30%. Ganun. Oo. So nice movements coming in from both teams. Natututo tayo kahit papano ng mga galawan. Oo. Meanwhile, yung laban naman sa top lane, it's Jungkook versus Leia B. At medyo lamang sa chanian ang Brody. Hindi pala 30% yung bonus, man. Nakalimutan ko, pero parang ganun. Oh, sige. Imat mo na lang. Enough pa rin. Corrosive Strike is not gonna be enough as Fit Gamer Jr. will help Team Eruption to get the first blood. Meanwhile, aggressive movements in the bottom lane for Team Hypebeats. Mirror movements, kaibigang Wolf. Pero ang dami, wow! Ang dami agad na energy shield. Ang naubos dito ng Team Hypebeats. At nabibigyan niya ng maraming gold dito si Kuya Hypebeats. Grabe! Mayaman! Oh! Set up mula dito. Siyempre kay Hypebeats Jr. Pumapalaban si Fit Gamer. Ah, si Fit Gamer na. Bumalik na si Eruption sa kanyang ano. Oo. Sa kanyang jungle prowess. Tama. And Fit Gamer with, of course, the dash in and the attack. Sabay transition sila sa turtle. Okay. May meteor shower na agad dito coming out from Aaron, which means na walang contention at all. Malayo din si Roger. I like it. I like what I'm seeing. This is a better start for Team Eruption. A great way para at least makabawi doon sa game 1. Remember, crucial yung game 1 kasi momentum game yun, yung mga ganong comeback. Oo. So ngayon, kaibigang Wolf, nandahil dyan, 3-1 tayo, Eruption in control.
Nagpa-planuan yata itong top lane. Grabe, nag-ult. Oh, isa pa si Jungkook. Hindi na tatama pa. Yung mga payong, of course, ni Dats Moxin. At makakaisa pa ba sila? Super shield mula kay Fit Gamer Jr. One more hit. May shield mula sa Soul Bloom. One for one exchange. Blame shot yata. Blame shot yata. Oh! Yeah. And ito na si Hypebeats sa bottom lane. Pangbugaw lang yata to o si Esmeralda pa rin yan. Yeah. So ang resulta lang ay makukuha niya itong crab, di ba? Ang galing. Actually, napakatalino move mula kay Hypebeats. Oo nga eh. ML na ML si Hypebeats eh. May mga, yun yung mga bagay na hindi matuturo eh. Oo. Bubugawin mo para mauna ka sa crab. Kahit na nawalan ka ng ultimate, sulit eh. Kasi nakalibre ka nang walang nagko-contest sa'yo. At alam natin na every piece of jungle ay nagmamatter lang yun sa mga jungler. Kasi totoo. Nagsistack. First 5 minutes, di ka pwedeng mahirapan. Oh my. Speaking of hirapan, nahirapan si Nayurada. This is an Esmeralda against sa Pakito na may shield and against na Harit. Oo. Against the Harit na may shield kay Bigang Wolf. At kung ganoon na namamatay si Yurada, mukhang tagilid ang Vapor ng bottom lane. It's still, again, another lane being won by Team Hypebeats. Nagulat nga ako eh, parang 4-4 yung ating score pero lumalamang ngayon sa gold in a very significant manner ang Team Hypebeats. Iba yung laning yung laning prowess ng Team Hypebeats. Oh, alam nila na kung paano mang shutdown ng isang lane. Alam nila yung mga dapat mangyari sa isang lane. Oo, si MB kasi. Ah, sa bagay. Side lane, may ganun talaga eh. Yung parang kabisado mo yung galaw ng rotation ng minions sa isang lane. And I think yun yung nadadala ni MB sa kanyang team. Mukha may call eh. At ngayon, nag-call sila ng laban. Sino main target? Si Yurada. Medyo shower from Aaron. Pero nako, medyo makunat ang onti si Hypebeats TV. Nasa likod sila yung Bia. Magtataman siya second skill. Siyempre ni Aaron. Habang si Yurada nandito pa rin. Sa likod naman ay mangyayaring laban pa. Torn apart memory also being popped as Yurada is 15 seconds down. Fit Gamer popping, of course, the Soul Bloom. Jungkook will make it or break it sa kanyang pag-last hit, of course, ni Hypebeats Jr. Tumatakbo na si Kuya Mo, MB. MB with a counter go! MB meaning I'm back in action. Nakuha ng magandang salo para sa Team Hypebeats. Napakagandang kontra naman mula kay MB. Halos siya na yung mapatay pero alam natin kapag nag-skill ka kasi bilang Pakito, eventually magkaka-shielding ka. Ito naman, 1v4. Nako po, Hypebeats TV. Hypebeats! Napalaban ang isa. Habang sina MB nandito pa rin, walang bawi. Ang side ng Fit Gamer. Grabe si ano dun? Si Kofra? Hypebeats Jr. talaga sabi niya, Kuya, tabi mo ako na. Itabi mo ako na. Pero ganun din ang sinabi ni MB. Kaibigang Wolf. Yung nagligtas dun kay... Siya yung nagligtas sa kanya sarili by going for the double kill. Tapos si Kufra naman, saving his teammate na si Hypebeats na hindi dapat din magpadalos-dalos. Ang problema sa Harith na jungler, mamin, ay retry siya. Naka-retry siya. Ha-retribution. Ayos ba? Ha-retribution. Pwede. Ha-retry. Haritree, meanwhile, eto na nga si Haritribution with the Synchro Visions. Ngayon, papasok mag-isa si Fit Gamer, the Roger, pero masasalo siya ng mga onting damage sa tower, pero may Soul Bloom ang kanyang mga kasama. That's why mabubuhay pa rin si Eruption, 8-7. Siso match-up ang nakikita natin, Wolf. Wow. Hindi ko ngayon malaman kung sino bang lamang. Sa ngayon eh, wala. Parehas lamang. Parehas lamang, Munjin. Ibig sabihin, parehas din lugi. Oo, parehas lamang, parehas lugi. Mm-hmm. And yeah, man, paano ba? I mean, ano ba to? Dahil ba Gushion pick? Kasi pag Gushion pick, kailangan mo pitas talaga eh. Oo, pitas jutsu. Oo. Well, kung titignan yung, ito yung main problem ng Team Eruption, mga Fit Gamers. Wala silang hardcore na pang-push. Oo. Although na, ayun, may Roger siyempre, pero kasi hindi siya yung hardcore na pang-push type eh. Yeah. Split type kasi yan eh. Yeah, totoo. Ngayon, MB, nagpakita na pupunta ng turtle. Yun talaga yung matalinong moves eh. Magpakita ka na pupunta ka para abangan ka talaga habang Mito Shower eh, nandun na. Makukuha doon ni Leia B yung turtle. Habang nag-stretching si Hypebeats Jr. walang tatamaan dahil si Fit Gamer mas super slow ng flame shot.
synchro visions coming in, but nothing will happen. 8-7, 8 minutes. Hype beats. Will just take this purple. Will steal it, as his team will just back off. Disengage mode para sa dalawang teams na ito. Mukhang tatagal nga. Kasi ito yung dapat eh. Ito yung ina-expect natin, Manjin. Sa pag pares kayong malakas mag-early, medyo palitan lang din kayo. At, salitan lang eh. Oo. Ganto lang yung nangyayari. So tatagal talaga yung laban. Although siguro makita natin by around 15 minutes baka may makapanalo na. But at this point, magna-9 minutes na, wala pa nangyayari masyado. Yeah. It just means na tatagal itong laban na to nang wala masyadong nangyayari. Well, parang inulit mo lang ah. Oo. Parang tatagal siya, pero parang wala kang nakikitang sabi. Ah, oo. Kumbaga, stalemate. Tama ka dyan. Yun yung perfect description. Tama. Kasi pwedeng tumagal to ng todol. Kasi kung even though may mga nanalo sa team fight, yung lineup ng Team Eruption can withstand. Tama. Kapag nag-late game, ang ganda ng sustain, yung burst ay nasa side ng Team Hypebeats. Pero kasi, pag nagkamali ng posisyon yung Team Hypebeats, pwede silang ma-burst down ng meteor shower lang o kaya ng Roger. Dahil ang tagal ng laban lagi kapag kalaban mo yung lineup ng Team Eruption. Eh. Naisip ko tuloy siguro sa late game. Baka lumamang yung Team Eruption. Kasi meron silang Chang'e na pwedeng mag-count as parang core eh. Yeah. Mag-ulti lang. Oo. Ang daya rin kasi nung Chang'e minsan kapag late game na eh. Yung ulti niya, 13 to 14 seconds cooldown. Parang hindi ulti. Oo. Parang basic skill lang. Oo. At hindi ka na pwedeng mag-isip na ay wala kang ulti yan. Oo. At ngayon, napapalaban na lang muli yung dalawang kupunan sa gitna. Pokes coming in from both of the teams. 8-8. Nagpaunahan na naman dito sa Lord Pit. And ngayon, si Jungkook, meron na siya nung bagong item kay Bigang Wolf, yung Twin Shadow Blades. Shadow Twin Blades. Mm. Na magandang perfect na perfect siya sa Gushion kasi yung Gushion nakadepende rin sa yung mga normalan. Tsaka kasi spada yung Twin Shadow Blades eh. Pag dinagdag mo, kuchilyo. Siyempre may pito ka na kuchilyo. Dagdagan mo dalawa. Siyam na. Totoo. Pero kidding aside, ano bang ginagawa kay Bigang Wolf? Basically, para lang siyang magic na heptasis. Ah, oo nga, no? Para kayang-kaya mong mag-burst down. Oo. Kayang-kaya mong mag-pick off. Meanwhile, pick off! Oh! Na-dodge ni Hypebeats yung mga bala. Grabe ni naman. Ni Eruption, hindi niya rin madododge, of course, yung Falling Star Moon. Pero sasapak pa rin. Siyempre si MB. Yun yung mga pabola-bola. Habang yung turnabout memory nandun sa gilid. Shadowblade Slaughter, si Jungkook ang sasalo ng kanyang mga sariling kutsilyo. At ngayon, nalulugi na dito ang side ng Team Eruption. 9-11. Hypebeats outplaying them dito sa gitna. Grabe dito si Muslim, ha? Muslim with the place. Inakakuha ng mga... Inabigyan ng credit na mga kills sa yung mga jungler o yung ating jungler or ating Brody. Yeah. Pero yung talagang nagbuhat ng matindi doon si Muslim. Yung unang yun niyang overturn sa dalawa tapos followed up with that pick-off with the flame shot. Ang ganda. Ang ganda na kanya mga pinapakita ngayon using the gold lane. Wow. Kagura. Moss Lem with this Kags kay Bigang Wolf. This is interesting kasi yung mga setup ng kanyang mga yin-yang overturn, yung mga slows. Ay, hindi pala siya gold lane, mid lane pala siya. Oo, yun yung nagbibigay ng opportunity sa side ng Team Hypebeats makakuha ng magandang magandang pwesto. And looking at the mini-map once again, tignan mo yung rotation ng side ng Team Hypebeats. Lahat nakapwesto sa Lord. Oo. Around the area. Para mag-setup ng maganda. Para mas ma-insure itong susunod na Lord natin. Yeah. Ang tatapusin nila yung pagkuha ng Lord. Lord Dance muli. Ang ating makikita. Ooh! Napita si Jungkook! Nako po. Hindi maganda to. Hindi ito maganda. Dahil that's Lord na 12 minutes in, so may talon na to. Puro Agent Armor. Okay. Anti-Chang'e.
Tai Chang, oo nga. Let's see, dahil tutuloy-tuloy pa rin ang side ng Team Ipits. Hindi na makagalaw ang Team Eruption, hindi na makasayaw si Eruption. Kundi tinatalo siya ng pagsayaw ni Ipits. Si Urada. But speaking of pagsayaw, si Urada, yung minawagayway lang ang kanyang mga patela-tela sa taas. Pero ayun, naging masyadong malalim din. Sobrang lapit niya sa pag-take ng Torre na yun sa may top lane. Sobrang oo nga. Konting-konti na lang. Mukhang tatapusin na. Uy, sa... Hindi ko binekta yung flicker. Oo nga. Tignan natin. Dahil nandito, sobrang lalim ni Ipits. Pero nasa loob siya ng Zaman Force. Hindi na siya kakayanin. But the Lord is here for the counter go. This time, Team Eruption will manage to survive yung potential na pwedeng tapusin na ni Ipits. Pero Kuya Wolf, yung split type dito ay tinutuloy-tuloy pa rin ng side ng Team Ipits. Alam naman natin na ang Team Ipits ay isa sa mga pinakamalapit mag-split type. At least dito sa tournament na to or sa mga palaro natin ngayon. So far, ilang beses na tayo nakita ng split type technique mula sa Team Ipits. Ipits. Yun nga eh. Tignan natin yung items dito, Wolf. Kumusta kaya? Well, standard na play mula doon sa Chang'e. Pero yung ganda nung sagot ni Ipits Jr. na Gradient Armor siya. Yun nga eh. Ano bang kinalaman nun? Kasi actually, bagong item yun para sa akin. Oo, bagong item. Oy. Isipin mo na lang na magic defense siya na mas kumukunat ka pag mas maraming mga instances ng magic damage. Ay! So dapat... Dapat hindi ka dapat burst type kayo para hindi siya mag-proc. So ibig sabihin, the more meteor showers na saluin mo, the more na kumukunat ka. Correct. So pwede niyang saluin ang saluin lang to, parang ganito. Correct. Sinasalo niya na habang sinalo na din ni Pit Gamer lahat ng bala na meron ng side ng Team Ipits. Sabay conceal, don't peel. Isang mabilis. Pasok ngayon sa Ipits Jr. Joke lang, labas pala. As Team Ipits will try to push this tower, 3 heroes remaining for Team Eruption. Ito na ba yung GG push, kaibigang Wolf? This might be it. Pero isa lang kasi yung minion. Oh! Oh no! MB! Walang nagawa si Jungkook. Mukhang eto na yon. Kahit isang minions lang, pwede pa rin ilaban. Yatap yung Esmeralda ni Urada. At ngayon, mag-isa si Aron. Ipits owning Uy. Team Eruption right now! Winter Truncheon? Winter Truncheon out, pero mapagamit pa ng Soul Bloom. Habang syempre mag-isa dito si Leia B na palaban, the double bestie, iniwan, kaibigang Wolf, ni Ipits TV, si Leia B. Iniwan din siya. Amoy na. At naamoy pa siya. Anong nangyari doon? Nag-asim sila. Yun yung number one doon. At dahil dyan, naamoy sila nila Fit Gamer. Nakita mo na tinaray niyang i-go si Fit Gamer Jr. Or sorry, si Aron. Kasi si Aron, tama-tama yung paggamit ng Winter Truncheon. Ang problema, dapat mapapatay na yun. Kaso dahil na under the turret si Ipits, hindi siya pwede maghintay ng additional na second. So, hindi niya nasakto yung Synchro Fission. Di ba dapat magsisynchro fission dun sa pabuhay pa lang galing mortality galing Winter Truncheon, di ba? Oo. So hindi nangyari yon, kaya na-punish ang sign ng Ipits. So ibig mong sabihin masyado silang nag-asim. Tama. To the point na naamoy sila ng todo ni Eruption. That's right. Ipits ngayon. Kamuntikan na nilang makuha yung laro pero na-extend pa. Pwede tayong pumunta muli sa ating TikTok timers, kaibigang Wolf. 17 minutes. Around the 20-minute mark yun na. Tic-tac timer na nga. 19 minutes. Kaya 60 seconds na. So, hindi na pwede magkamali sa punta na yun. Hindi na talaga. Ito yung mga type na bawal ka na mapasma eh. Bawal kang, bawal kang pawisan. Oo. At ubusan na ng pulbos. Kailangan keep your head cool ka pa rin. This is a game... Natingin ko, ang Team Ipits, dinadaan na lang sa pagpitas eh. Yun naman din yung kailangan nilang gawin dahil ang awkward ng team fight nila eh. Kung kukupara, grabe. Oo nga. Yun lang. Actually, parehas awkward yung lineup ng team fight. Hindi, actually yung Team Ipits may setup kasi. Oo. May Kupra Kagura.
Tapos ang Team Eruption, yun yung nagpa-awkward. Sino mag-i-initiate sa Team Eruption? No, napakalakas ko nilang mga heroes pag pinagsama-sama. What is going to happen in the final minutes of the game? Or is it the final minutes of the game? Yan ang tanong. Oh yeah. 18 minutes. Leia B. Attacking this Lord. Mag-isa! Si Fit Gamer Jr. nag-iwiwalay lahat ng Fit Gamers. Habang sina MB at si Ipins Jr. Iba rin yung inaatake doon sa batang gilid. That is Fit Gamer Jr. Pulado, napagamit na Soul Bloom. Sabay, yung bouncing ball ay mapapatumba siya. Dalawang nawala sa side ng Team Eruption. Wolf, mukhang tapos ata ang laban. May Lord pang kasama. Titingnan natin ha. May Esmeralda, may Chang'e, Gushon, tsaka Roger. So, in a way, yung depensa ng Team Eruption ay pwede na papasa. Papasa kung ipipilit. Pwede pa, pwede pa. Pwede pa. Pwede pa. Kaso Lord to. Anong level ba ng Lord na to? Pangalawang Lord. Mm-hmm. Or pangatlo yan. Pangatlong Lord. Pangalawa ata. Oo. Yung Lord ay nasa top lane. At tignan natin. Urada. Trying his best to defend. Ipits coming in. Nahihirapan yung team na Eruption talaga kumuha ng initiation, bro. Kasi kung Esmeralda ang papasok mag-isa, patay din agad yan. Auto now yun eh. Oo nga eh. Wala silang innate na tank sa lineup nila. At hindi siya tulad ng Kufra na naka-radiant armor sa ngayon. Oo. Sobrang kuna talaga. Yeah, there you go. Mukhang level 2 Lord nga lang. Mawala yung Lord. Pero 20 seconds in, mapupunta na tayo sa TikTok timers. There you go. Ipits coming in. Oh, Winter Truncheon. Pero masyadong malalim na naman ang side ng Team Ipits. Napalaban na naman ngayon si Urada. Nagdikit-dikit na. Sama-sama puwersa ang Team Eruption. Hindi pa rin makapagbasag ang Team Ipits. Kakaibang mga decision mula sa Team Ipits. Pero it is what it is. Meron pa rin naman silang minions sa may mid lane. As we saw, sobrang bilis mag-take. Mag-depend ng Tori ang Team Fit Gamer. Wala nang ginawa yung Team Fit Gamer kundi dumipensa na lang muna kay Bigang Wolf. Remember, pag natalo sila dito, lower bracket sila. Oo, rekta. At sila pa yung invited. Oo. Hindi babayag si Mr. Not So Competitive. Oo, siyempre sobrang competitive niya. Napalalim. Si Ipits Jr. Ang pagkakamali. Ito diba ang pagbawi ng Team Eruption. Hindi pa rin. Oh, hindi. Pero papasok si Leia B. Oh, torn apart memory. Tama sa lima. Pasok pa rin si MB dito. Sumasabak-sabak na. Habang yun yung wall pounce na meron. Si Eruption. Habay champ stance na meron. Siyempre si MB. Laban pa rin si Jungkook. Napalaban ng mga Shadowblade Slaughters. Pero eto, mas malaki ang espada ng Zaman Force. Apat pa rin ang buhay. Ang unat na lang. Pakunata na lang to. Ang kunat na lang ng Team Eruption. Mag-aabol pa sila. Sabog ang muka ni Leia B. What a stun! What a stun! What a stun! Corrosive Strike! Buhay pa si Leia B. Leia buhay! Habang si Eruption ay hindi magtatagumpay. Tapos ang boxing, kaibigang Wolf. Ito na yung GG push. What an outplay mula kay Leia B. Kaya din naman siya nakakuha, kaya siya nakakuha ng skill, ng kill. Kasi yung ginamit niya na skill, yung second, man, na-stun niya. Corrosive Strike. Grabe yung play na yun. Nalugi yung... Kunti na lang eh. Nalugi yung yung werewolf. Tinamaan ng kitlat. Leia B, Leia back, Leia buhay. Ano pa? Leia boom. Basta letter B. Leia Beats. Leia Beats. Ito na ba yun? Grabe naman. Mukhang eto na nga. That's the end of this series.